Ay guys, so bumili nga ako ng bagong ref at obvious na bago siya kasi sinadya ko talagang hindi tanggalin yung ano na yan eh, yung tape na yan eh, para ipakita talaga sa inyo na bago. Charot! So ayan, binubuksan ko na yung ref para naman makita sa inyo, kaya lang may tape pa pala siya at hindi ko natanggal. Medyo may pagkabulag din ako no? At medyo mahirap siyang tanggalin in all fairness. So pagka tingnan na natin, okay, wala din palang laman. Kala ko may pa something na, di ba? So tinatangka ko din tong hilahin, pero virgin pa ata to guys, ang hirap niya hilahin. Ayan nga, nahila ko na siya, pero nagtataka ako, ano ba yung mga butas-butas na to sa loob? Kasi hindi ko talaga siya maintindihan kung bakit may butas sa loob. Hanggang ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit ba may butas yan. Comment down below ko guys kung alam nyo. At tatanggalin ko na nga lahat ng mga natitira pa. O diba, dinadama ko talaga siya para ma-feel ko na ang bago-bago niya. Guys, after ko nga sa inyo ipagmayabang yung ref, syempre, kailangan ko na ipakita sa inyo yung aking puwet. Charot. Then, guys, mukha lang walang puwet. Pero ignore nyo na yan. Basta ayan, pinipilit kong pagkasyahin yung ref at sana magkasya siya, please lang. Kasi tape measure ko pa yan. Tape measure ba o measuring tape? Basta sinukat ko pa yan para tama yung size na mabili kong ref. Sana magkasya ka, please lang. Ayoko magsoli na mga gamit. Ang hassle-hassle kaya magsoli. Okay, so what? Mukhang sakto naman ang kanyang sukat. At dahil dyan, syempre, kailangan nating itry ang ating ref. Paano ba natin siya matatry? Bibili tayo ng ice cream. Ice cream ba to? Ice wrap? Ice wrap kasi to sa pagkakaalam ko. Ang daming sale. Nakikita nyo ba yan? One half price. So, ibig sabihin, ang original price niya ay mga 11 siguro kasi 550. O, basta ganyan. So, half the price siya. At ang dami-daming mga options. Ang dami-daming mga ice cream na available. At yan nga yung mahirap eh. Kapag marami kang mga choices, mas mahirap pumili ng mga bagay-bagay. So, tingin pa tayo sa dulo, no? Para may makita pa, baka may makita pa tayong mas masarap pa. At syempre, kapag katapos kong humanap at magtagal na mamili ng ice cream, babalik din ako sa una kong nakita. Ganyan tayo, di ba? Kahit ang tagal-tagal mo mamili, pero sa una ka pa rin babagsak. Gusto ko lang din patunayan sa inyo, guys, na may pet talaga ako. Kaya pinapakita ko talaga yung side view ng pet. Charot. Hindi, joke lang. Siyempre, pagbalik ko sa bahay, nag-decide ako na sige, mag-unbox ako ng quilt para na maipagmayabang sa inyo. Puro ko pagmamayabang. Joke lang to ha. So, para ipakita sa inyo yung quilt na binili ko. Syempre, alam nyo naman na malamig dito, lalo pag mag-isa ka, yung wala kang jowa, lamig-lamig talaga sa pakiramdam. Kaya, hindi ko nakalimutang bumili ng quilt dahil this is what I need. Okay. So, ayan, makikita natin kung ano yung laman niya. Medyo mamahalin. Hindi, joke lang. Naka-sale siya, kaya ito yung binili ko. Alam niyo naman, yung pinipili ko ay either pinakamura o yung naka-sale. Kailangan malaki yung sale para kayang-kaya ng budget ko. Kasi budgeted nga lang tayo. At medyo, ayan, pinipilit kong basahin yung English na yan. Kaya lang, wala din akong naintindihan sa dulo. Kasi nga, English. Sige, subukan yung kayo magbasa. Joke lang. So, dahil bago siya, kailangan kong ma-sure na malinis siya. So, lalaban ko na siya at isasama ko na din yung lahat ng mga puting mga tela dahil alam ko na isama ko yung decolor, diba? So, ang pagsasama-samahin natin yung mga puti, kaya kinulay ko na siya para ilaundry ko silang sabay-sabay para makatipid naman kasi insert coin lang tayo. Papakita ko na din sa inyo yung laundry dito. Medyo maliit lang. Pero at least, it serves, ayoko na mag-English. Okay, ito na yung laundry area. Actually, sobrang liit lang na room na space lang talaga for the washing machine. Ayan, ganyan lang siya. Tapos, merong may sink na maliit sa gilid. O, nakikita niya naman, laundry, L-A-U-D-E-N. Basta, ayan. At mayroon din siyang washing instructions para naman sa hindi mga sanay umintindi. Ako din. Mahirap umintindi. So, mag-iisang scoop tayo, pero dahil feeling mayaman tayo, magdadalawa tayo para mas mabango ang ating mga tela, mga gamit, mga damit, at mga quilt, o oh, diba? Mga quilt talaga. So, kailangan kong piliting magkasya tong quilt na to ha, kahit mukhang hindi siya magkakasya, pero kailangan siya dahil para sulit ang bayad natin, medyo may kamahalan din, $4 din to. Oh, kailangan nating sulitin ang presyo. Pero wait lang ha. Kailangan ko munang intindihin itong mga option na to kasi nahirap, medyo mahirap nga akong umintindi sa mga ganyan. Ay, baka malimala kayo. Siyempre, totoo yun. After mga ilang minutos, naaralin yung kakapiranggot ng mga options at nakapamili na tayo ng bet nating option. Ayan na, syempre, insert coin na tayo para naman mag-function siya. Kasi kung hindi natin hulugan yan, hindi mag-i-start yan. So, I press the start button and
That's it. Ayun na yun. At pumalik nga ako sa unit dahil sipag-sipagan tayo today. So sabi ko, sige, lalagarin ko ni sarili ko para bida-bida ako ngayon. Kailangan, kunyari, dahil may harap na sarap ako ng camera, dapat mukha akong maraming ginagawa, mukha akong masipag, mukha akong huwaran. Kaya ito, gagawin ko yung lampshade para naman mukha akong productive, diba? So ayan, medyo lamas-lamasin natin. Hindi, joke lang. Pit-pitin natin para naman higpitan ang mga kung ano mang dapat higpitan natin. At medyo inaaral-aral ko pa siya kasi ang hirap din kayang mag-assemble ng mga bagay-bagay. Lalo kapag hindi ka talaga sanay mag-assemble. Kasi guys, hindi ko to ginagawa sa Pilipinas. Ha? Dito lang sa Australia ako nakakapag-assemble ng mga ganito. Sa Pilipinas, aba, may utos-utosan ako. Makautos-utos sa tikala, may katulong. Hindi, wala talaga ang katulong. Pero, wala. Pinapagawa ko lang sa kapatid ko o sa daddy ko. Pero, di ba, may katulong ka. May kasama kang gumawa. Hindi pala kasama kasi hindi pala akong gumagawa. Ito na nga, natapos ko na siya. Finally, I'm so proud of myself. Pero, kailangan nating ma-sure na talagang gumagana siya. Kaya, kailangan natin siyang isaksak. At, syempre, sa pagsaksak, dapat medyo ipakita natin ang ating kaseksihan. Iyan yung i-highlight natin. Hindi yung pagsisaksak, kundi yung kaseksihan natin, okay? Kahit walang kaseksihan. Dahil sobrang saya ko, di ba? Sobrang saya natin dahil nabuo siya. Thank you, Lord. I'm so proud of myself. Dahil tapos na din ang ating laundry, ihahanda ko na yung sampayan. At alam niyo naman, guys, dito sa Australia, baka yung iba, pero ako, dahil unit lang ako, wala akong balcony, wala din akong sampayan sa labas. Unlike sa Philippines, di ba, may mga bakuran tayo. Social, may mga bakuran din ba? May mga bakuran tayo na pwedeng pagsabayan sa labas. Kahit sa bakuran ng kapitbahay mo, pwede ka makasampay. Pero dito, hindi. Kaya kailangan bumili ako ng sampayan na pang-looban. At dito ko nga ilalagay ang aking quilt na nilaban. At yung sa mga ibang tela din, syempre gagawa ko na lang ng paraan. O, diba? Sasampayan ko sa mga saan-saan. Basta para-paraan lang yan para matuyo ang ating mga nilabhan. Guys, I also want you to meet my boyfriend. Kung hindi nyo na itatanong, muscular yan. Maputi, matangkad, pogi. Nasa kanya ni Englehead. Oh, naku guys, sinasabi ko sa inyo, papabol talaga. Papable. At di ba may paluhod-luhod pa. Hindi, joke. No? Inaayos na yung range hood kasi nasira. So, yan yung electrician na nag-aayos ng mga sirang mga, ano mga electrical something. Pati yung electric heater, guys, bumili na din siya at kinabit niya kasi nga, syempre, ayaw niya na lamigin ako. Gusto niya na may magpapainan siya sa mga malamig na panahon. Ang arte ang putik. Yan lang, guys. Bye.